Good morning everyone and welcome to Jember TV. For today's video, it's another simple recipe. Number 9 po tayo. Ang lulutuin po natin ngayon ay ginisang ampalaya na may manok at itlog. So, bago tayo mag-umpisa, please don't forget to subscribe and click the notification bell po para po ma-update kayo sa mga susunod na vlog ko. So, come on, join me. Let's start! So, ito na po yung mga ingredients na ating kakailanganin. Of course, ang main ingredients natin is yung ampalaya. Or sa English, tinatawag na bitter gourd. So, dalawang medium size po na ampalaya to. Tinanggalan ko na po ng buto at hiniwa ko na po ng maninipis. Ayan po. And then, ang ano natin is itong 1/4 kilo na manok. Why manok? Kasi po, ano, meron po kami kasama dito na hindi po kumakain ng baboy. So, manok po ang gagamitin natin yung ingredients. Kaya kakailangan natin po ng 3 butil na bawang, isang medium size na sibuyas, at 2 katamtaman laki ng kamatis. Siyempre, kakailanganin po natin ng mantika sa panggisa, itong ating Ajinomoto, sa optional po, pampalasa po, or seasoning natin. At siyempre, itong ground black pepper, o yung dinurog na paminta. At siyempre po, nakalimutan ko, asin. Yan po. So, let's go na po kung paano pagluto ng ating ginisang ampalaya with manok at itlog. Ito pala, 2 itlog po pala na binate ang kakailanganin ko. So, let's go! So, ito na yung ating mahiwagang kawali or wok. Preheat na po yan. So, syempre, lalagyan na po natin ng mantika. Katamtamang mantika na panggisa po. Ayan. So, medyo painitin po natin ng konti. Ayan. And then po, ang gagawin natin is yung ating karne na manok. Yan po. Isasangkot siya po muna natin yan. Kumbaga, medyo ipapry po natin siya. Pag golden brown na, doon po tayo mag-ibisa ng mga bawang, sibuyas. So, balik po tayo kung medyo brownish na ating meat. Few moments later. Ayan na po, medyo brown na yung ating chicken. Iseset aside na lang natin. No need na ilagay pa or iahon. Ayan. Susunod naman natin ngayon, syempre, ang bawang. Ako mas gusto ko pa rin na inuuna yung bawang eh. Kasi ngayon, sabi nila sibuyas. Pero traditional, nung araw, bawang ang inuuna. So, ganun pa rin ako, bawang. After ng bawang, sibuyas. Konting halo-halo ng sibuyas. And then, after, kamatis na. So, pwede na rin natin silang i-mix. So, mix-mix. Pwede na rin po tayo maglagay ng salt para manuot na yung lasa ng mga ingredients sa karne. Ayan po, salt. Salt to taste po na sa inyo. So, mamaya titikban din natin yung sakto na yon. And then, lalagyan ko na rin ng seasoning or betchin. Yung iba, magic sarap. Or yung iba, Ajinomoto pang gisa. Or miski anong mag-enhance ng flavor, pwede. Pero yung iba, hindi rin naglalagay. Okay, dito yun. So, medyo i-ano natin yung kamatis natin. Ilabog. O yung medyo pag malambot na yung kamatis natin. Tapos yung kamatis.
halo-halo lang. Ang sikreto ng pansa is halo-halo. Keep on mixing lang po the ingredients. Ayan. Pwede na yan. After nyan, ilalagay na po natin ang ating bitter gourd o ampalayan. Ang sikreto ng aking nanay, pag nalagay na daw yung ampalaya, hinaan po natin ang apoy. Then, tataktan po natin. Ganito yung takip. Put on. Ayan po. Taktan muna natin. So, see you later. After nyan, lalagyan natin ng tubig. Huwag po natin bubuksan yung takip. Sa gilid lang. Oops, sorry. Sa gilid lang. Ayan, nilagyan ko po ng tubig sa gilid. Kasi yan daw po yung sikreto para hindi mapait yung ampalaya. So, see you again po. Pag medyo kumulok na yung tubig na nilagay natin at medyo luto na yung ampalaya, ipakita ko po sa inyo. So, see you later. Oh, nakikita nyo, medyo nagbago na yung kulay ng ampalaya. So, pwede ko na pong buksan. Ayan po. Pwede na rin natin siyang haluin. Taktan po ulit natin. Maghintay po ulit tayo ng few minutes. Tapos, balik ulit tayo. Come back. Ayan. Wow. Ganda-ganda ng ating ampalaya. Haluin ulit natin. Konti. Okay. Ayan po. Ngayon, pwede na po natin siyang lagyan ng ground pepper or yung dinurog na paminta. According to your ano po, option din po, according sa gusto niyo. Ay, kumakalog kasi hawak ko sa isang kamay ko yung paminta. Ayan po. So, haluin po natin ulit ng konti. Ngayon po, pwede natin siyang tikman kung okay na ba o kailangan pang lagyan ng asin. So, titikin po tayo ng sabaw. Hold on. Yan po. Natin natin. Medyo kulang pa sa asin. So, lalagyan ko po ng konting asin. According to your taste po. Oops! Ayun po. Then, haluin natin ulit. So, maghintay tayo ng konting ano. Then, tikman natin ulit. Kung okay na yung lasa. Okay na po. So, after nyan, ilagay na po natin yung itlog na binate. So, wait for a while po. Huwag nyo muna haluin. Pag nakita nyo po medyo nagbuo-buo yung ating itlog na binate, o yung ano, medyo nag-white-white na. Ayan po. Nakikita nyo po na medyo nagpuputi na yung ating itlog. Pwede na po natin haluin. Ayan. So, haluin
sister, ayaw nga po niya masabaw na ang palaya. Yung sakto lang po yung konting sarap. Ayan. So, medyo aktan natin ng konti para maluto yung ating cake. Ayan. Siguro mga after 1 minute, pwede natin balikan ng ating gulay. 1 minute 37 seconds later. So, ito na po. Wow! Ayan! Yan na ang ating ginisang ampalaya. Yan po. Ang tinghalo na lang natin. Then, ayan, it's cooked na po. Ready to serve. Isara na po natin ang ating ano. Ayan po. So, ayan na po ang ating ginisang ampalaya sa manok at sa itlog. So, ayan na po ang ating ginisang ampalaya with chicken and with eggs. So, sana po nagustuhan ninyo itong aking vlog. Kung nagustuhan ninyo po, please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And don't forget po to click the notification bell para po ma-update po kayo sa mga future vlogs ko at sa mga future simple recipe. So, ayan na po ang ating simple recipe number 9, ginisang ampalaya na may manok at itlog. So, paano po? Bon appetit! See you on my next vlog. Thank you! Bye!